So, kinroast natin sa basilan itong shamo natin ka-farmers para sa pwede siya pang meat type natin ka-farmers. Meat type, pwede din pang laban ka-farmers yung pauwakan, yung sikat sa Mindanao na ganito, yung nilalaban nila na walang tari o yung walang tari dito sa paa ba, yung walang pasilyo. So, kinroast namin sa mga babaeng basilan para mas maganda yung karne nila at mas madaming dumami sila. Kasi itong basilan ka-farmers, mas mabilis silang dumami. Kasi itong mga shamo, medyo mahina lang yung breeding nila. Kasi ang egg per year ng ating mga shamo is 60 eggs per year lang. So, try nating bimbangin ka-farmers. Hindi nagpapahawag. So ito po, anak po to ni Black Mamba. Yung mambalay natin. Tapos yung nanay, ito ay isang tanaka. Tanaka. Tanaka shamu. 8 months old. Maliit natin yung tahid niya. Maliit pa yung tahid niya. Hindi pa to tinanggalan ng tahid ka, farmers. Maliit pa ng tahid niya. Yung tahid niya, ang liit pa. 8 months talaga. Okay. Ibangin natin. 8 months. So, zero pa yan ka-farmers ha? Zero. So, nag-binreed pa to ka-farmers ha? Na-breed pa to. So, apat na... So, apat na kilo. Wait mo. Apat. 4 and 100 grams ba yan? 4 kilos and 100 grams. 4.20. So, ipakita yung manok para sure talaga na apat na kilo. So, yan the farmer. So, 8 months. Tapos, binreed pa siya. So, ipag hindi to siya, binreed ka farmers, yung normal lang niya na katawan, aabot to siya ng 4.5. So, na-breed po natin to ka farmers, kaya yung timbang niya, medyo payat pa. 4 kilos and 4.1 yata yun, or 4.2. So, pag hindi natin to binreed ka farmers, yung pang pinapakondisyon natin, so, lalampas to ng 4.5. Siguro pag tatanda na to mga 1.5 years, ganun, yun yung dun na titigil yung growth ng ating manok, 1.5 years, so siguro lalapas to ng 5 kilos din, same ng tatay niya. So ang laki niya ka-farmers, oh. Manang-mana ni Black Mamba. Lapad niya. So ngayon, ipapakita din natin yung mga hen natin na mga basilan. So ito yung mga hen natin ka-farmers. Kain ng itlog natin. So ito po yung mga basila natin ng mga babae ka-farmers. Ang gaganda.
farmers, tayo natin itimbang yung mga basila natin na hen. Kasi itong mga basila ng farmers, medyo hindi to sila malaki. So, titignan natin kung gaano ba kabigat ang basila natin na hen. So, itong mga basilan ka farmers, medyo mas maliit talaga sila sa shamu. So, hindi tayo mag-expect na medyo malaki, malaki yung mga babae. Ito, basilan hen. Malaki pa din siya ka farmers, laksak. Medyo hindi siya same ng hen natin ng mga shamu na nice. Yung katawan niya ka farmer solid din. Focus yung mukha, grabe. Parang grabe ng mukha niya ka farmers. Parang demonyo ka farmers. Strictang-stricta. Timbangin natin ka farmers. Tayo natin timbangin. So, meron din dito ka farmers, basilan na ugis. Ang lalaki din nila ka farmers, oh. Makita muna natin. Mga stag ko to. Mga basilan. So, itong mga basilan ka farmers. Matangkad din sila ka farmers, oh. Mga stag pa yan, siguro nasa mga 5 months or 4 months. Maganda din to farmers. So, yan to farmers. Yan to farmers, patay natin timbangin yung mga basila natin na babae. So, ito yung titimbangin natin. Tignan natin gaano kabigat. So, medyo matakbo kasi ito sa farmers. Lain natin timbangin natin. Okay. Pahiga na lang natin. Sana hindi siya... half ka farmers, 2.5, parang 3/4 siya yata, 2.5, 2.5 kilos, pero medyo nahawakan pa ko pa siya konti, kaya baka wait na. So ito, 2 and 3/4 ba, 2.6, yeah, yun 2.6, medyo malaki din siya ka farmers. Okay pa din. So, meron din namang mga basilan nga babae ka farmers na aabot ng 2 kilos and 3/4. Yun na yung mga pinakamalaki na nahawakan ko. Kasi yung itong basilan ka farmers, matagal na ako nag-breed ng basilan. Siguro mga yung element grade 6 pa ako, meron na kaming mga basilan. Okay, so, itong basilan ka farmers, nag-breed na ako nito nung elementary days ko pa, nung grade 6 ako. Kasi yung kapatid ko, bumili siya ng basilan chicken nung nasa hagna pa kami. So, ako yung nagpapakain. So, pair lang po yun. So, yung basilan ka farmers is, hindi pa rin, yun yung sikat noon, yung maganda din yung patok noon. So, siguro mga 10 years noon pa yun, 10 years ago pa yun yung basila namin. So ang kulay noon is black din. So yung babae na hen ko, yung babae na inalagaan ko, 2 kilos and 3/4, at yung lalaki mga 3 lang. So hindi talaga siya malaki, pero noon sobrang laki na yun. Kasi yung mga shamu ngayon kasi is sobrang lalaki na. Kasi itong pagsasyamo natin ka-farmers is bago pa lang. Mga 2 years pa lang ako nagsasyamo.
So labigla talaga ako sa shamu kasi yung shamu aabot ng 4 na kilo, yung mga babae lampas 3, tapos mayroon pang mga lalaki na aabot ng 5 kilos, yung matanda na, yung aabot na ng 2 years yun, aabot na ng 5 kilo. So itong shamu talaga ka farmers is ng very promising na manok. Same ito, itong 8 months natin na 4 na kilo at 4.2 kilos yata to. So siguro abot to ng 5 kilos. So ito ka farmers, sobrang laki na niya ka farmers kahit ang pinapakain natin organic lang. What if yung pinapakain natin dito is pure feeds talaga na yung manufactured, yung mga siguro Integra. So kung Integra na yung pinapakain natin dito, baka mas lalaki siya ka farmers. Kasi itong pinapakain natin ngayon is minimix kasi natin ng mga tahok, tapos nilalagyan din natin ng asola. So yung katawan nila hindi talaga yung full maximum na yung katawan nila. Hindi talaga lumalabas yung full potential ng shamu natin kasi yung pinapakain lang natin is yung natural resources lang natin. So if matry natin to ng feed siguro, yung pure feeds talaga, baka lalampas to ng 5 kilo talaga. So ito ako farmers, bata pa naman, so easy lang nito ang 4.5 kilos, 4.5 to 5 kilos kasi 8 months pa siya, oh, ang laki na niya. Tingnan niyo yung katawan niya. Kasi tinimbang natin kanina, 4.2. Sobrang laki na niya. So ngayon ka farmers, ipapakita din namin yung mga sisiyo nila ka farmers, at for sale ngayon ang mga sisiyo nila ka farmers. So yung bintahan namin sa shamu times basilan ka farmers is 1 sa day old natin is medyo mura lang kasi day old lang, so 150. So depende naman, so depende yung the farmers kasi meron din kaming mga selected na sisiyo, medyo mahal yun. So yung pricing ka natin the farmers is hindi pa talaga accurate na presyuhan namin. So siguro pag-iisipan pa namin kung ano talaga ang right price ng basila natin, basila times shamu. Kasi yung mga binibenta namin, ngayon pa kasi kami nakabenta ng shamu times basilan, so hindi pa namin alam kung anong presyuhan nito. So ngayon ka farmers, papakita natin yung mga sisiyo natin na basilan times shamu. Papakita natin dito. So ito po ka farmers, yung sisiyo natin. So may sisiyo na po tayong basilan ka farmers, itong shamu basilan. So for sale po to ngayon ka farmers. So contactin lang po ninyo yung FB page namin ka farmers. So yung black ka farmers, yan yung mga basila natin. Yung brown is Rhode Island. So yung Rhode Island red natin ka farmers is for sale din ka farmers. Ang day old nito ka farmers ng ating Rhode Island is 90 pesos. Day old po yan. Day old to week old. So vaccinated na po yan ng B1 ka farmers. So yung black, yan yung shamu times basilan. So maganda din to pang pauwakan ka farmers kasi battle cross na to. Pwede din pang karne pag, or pang collection nyo. So siguro dito sa Bohol, mas prefer ng mga tao dito yung pang karne lang. So pwede din to pang karne. Itong dami na nilang mga, itong mga black ka farmers, ito yung mga basilan. Ito yung mga basilan natin, oh. So mga for sale po to lahat ka farmers, yung black is mga shamu times basilan, at meron din ko shamu dito, dalawa lang ko shamu maliliit. Itong Rhode Island is, itong mga Rhode Island is for sale din to ka farmers. So medyo mura tong Rhode Island kasi mas madami kasi itong dumami, kaya mura lang siya. So for sale po to ngayon ka farmers. Ito. At for sale din tong sa kabila, ito mga basilan pure to. Mga basilan pure. Ito mga pang free range na to nila. So ito baka Astroloop, black Astroloop. Black Astroloop pala itong
basilan times black asarap to. So ito yung chamo times basilan at Rhode Island, tapos ito yung black astralorp times basilan. So for sale din to nila ka-farmers. So kontakin lang nyo ang FB page natin ka-farmers. Kontakin lang. Ganda nyo ka-farmers. So ito yung mga chamo times basilan natin. Nasa kabilang divider. Tapos may Rhode Island din. So hinalo na lang natin ka-farmers kasi madali lang namang malaman kung saan yung mga shamu. So ito ka-farmers, oh. Rhode Island, yung brown. Mahalata naman sa kulay. So ang healthy nila ngayon ka-farmers, kahit maulan ngayong panahon na yon, ngayon may bagyo pa, pero healthy pa din itong sisiw natin. Oh, ganito lang yung style natin to farmers. Wala nang ilaw-ilaw. Lagyan lang ng sako yung paligid niya. So dito na po natatapos yung vlog natin ka farmers. Sana nagustuhan nyo ang video namin ka farmers.